The Philippine Showbiz List presents Pok Wang, nag-file ng deportation laban kay Lee O'Brien. Halos 2 taon nang hiwalay si Pok Wang kay Lee O'Brien at naging bukas na aklat ang kwento ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Katunayan ay nasaksihan ng publiko ang mga banat niya sa dating live-in partner. Matatandaan na noong February 2023 nang ilandan ni Pok Wang na may ibang babae na si Lee. Mula noon ay makailang beses niyang pinatutsadahan ng ex-partner sa sobrang sama ng loob sa breakup nila at sa kawalan nito ng pinansyal na suporta sa kanilang 5 taong gulang na anak na si Malia. Noong buwan ng Marso naman, sinabi ni Pok Wang na inaayos na niya ang mga legal na papeles para tanggalin ang apelyido ni Malia na O'Brien at isunod na ito sa kanyang surname na Subong. Kasunod nga nito ang tila pagpaparamdam ni Pok Wang sa balak niya na ituloy ang pagsasamba ng kaso kay Lee. Ito'y matapos niyang ibahagi sa Instagram ang kuhang litrato nila na makipagkita siya kay Attorney Ralph Kalinisan. Dito rin kapansin-pansin ang makahulugan niyang mensahe sa kanyang caption kung saan ay sinabi niyang hindi siya susuko para sa anak na si Malia. Noong Abril, may bagong muling parunggit si Pok Wang kay Lee. Anya, ang mga Pilipino raw ay hindi nagpapatalo, lalo na sa mga dayo lamang sa bansa. Maliban nga rito, ay muli niyang tinawag na user si Lee matapos itong maglabas ng pahayag sa kauna-unahang pagkakataon ukol sa kanilang hiwalayan. At mukhang malayo-layo pa nga ang lalakbayin ng dinadalang hinanakit ni Pok Wang kasunod ng hiwalayan dahil nito lang June 13, 2023 matapos ang paggunita sa araw ng kalayaan. Tila ibang kalayaan ang nais niyang makamtan. Nagsampa siya ng deportation complaint at cancellation of visa laban kay Lee. Isinampa niya ang pinag-isang reklamo niya sa Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila. Ang nakalagay na petitioner ay ang totoong pangalan ni Pok Wang na Marietta Tan Subong. Kasama niya naghain ng reklamo ang kanyang abogadong si Attorney Ralph Kalinisan. Ibinahagi ni Pok Wang sa kanyang Instagram account ang kopya ng kanyang reklamo na may caption na para sa karapatan ko at ng anak ko, para sa mga kapwa ko babae at sa bayan ko. Samantala sa naging panayam kay Pok Wang, kasunod ng pagsasampa niya ng kaso, sinabi niya na kailangan mabigyan ng leksyon ang mga taong nag-aabuso sa batas natin sa karapatan ng bawat babae at ng bawat nanay. Inilahad rin niya ang kanyang naranasang pang-aabuso sa dating partner na humantong sa petisyon na ipa-deport na ito. Anya, mentally, sobrang-sobra na ang pang-aabuso nito na may mga gabing hindi siya makatulog. Hindi rin daw nagagawa ni Lee ang obligasyon nito bilang ama na sobrang masakit para sa kanya. Ayon sa kampo ni Pok Wang, tourist visa ang ginagamit ni Lee habang nagtatrabaho dito sa bansa sa lumipas na 8 taon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!